Hello guys, good afternoon. So today is November 3, November 3, 2023. So 4:16 p.m. Okay? So we have a job today. Okay, ito yung job natin. Okay, yan. So ang problem dito nakalagay, GPU no power, system unit with crash on game, no display. So hindi natin maintindihan, GPU no power. Nakalagay. Tapos system unit with crash on game. Siguro before yun yung issue. So, pinaiksi lang niya. Okay? So, silipin natin kung anong ginawa. Ayan. So, mukhang madumi. Mukhang nilinis na siya, guys. Ayan, as you can see. Mukhang nagkaroon na ng execution yung may-ari. So, tester rin natin. Kasi sabi niya, no power. Okay. So, test natin. So, 3.3. So, good. Good. So, ang ating... Oh, mayroon naman. Hindi naman siya shorted, guys. So, I don't know kung... Okay naman. So, okay naman. Tingnan natin kung anong issue. Baka mag-display. Okay? So, tingnan natin kung mag-display. Ayan. Okay, power off natin yun. Let's try natin. So, let's power on. Ay, no power. Pa natin spinning. Okay, may display ba? Wala siya. No power siya, guys. Not detected. So, display is not detected. Sana ba yan? Ito. Ayun, not detected po siya. Nag-display yung motherboard. Ayun, doon siya nag-display sa taas. Dapat isa malaki. Okay? The problem is no power. Hindi rin naikot yung pan kaya sinabi niyang no power. Okay. Tignan natin. Okay. So, this is no power. So, yan ang ating i-repair. Ay, kinakain ng langgam yung aking ano. Sabay itong mga langgam na to ah. Lagi na lang kinakain yung... buto ng panghinang ko. Kaya sa akin, spray kayo sa akin. Lacquer flu. Lacquer flu kayo ngayon sa akin. Patay kayo sa lacquer flu. Mapasaway na lang gam na to. Buksan na natin to kung malaman natin ang problema. Okay. Paano natin spinning? No display. So, yun ang issue niya. So, wala tayong notice point sa outside na shorted or open fuse. So, wala tayong open fuse, guys. Pag ganito, dead yung 1.8 volts. Yan. So, matik dead yung 1.8 volts natin. Pagka ganito pong... hindi nag-i-spin yung pan. Kung may 5 volts siya at nakalagay sa 5 volts, so dead yung 5 volts. So, tingnan natin. Nilinis na ito guys sa tingin ko. Kasi meron siyang ano guys eh. Mukha siyang nilinis. Malinis kasi yung loob. Ayan. Oh, yun. Tama nga. So, nilinis po nga siya kasi nilagyan po siya ng bagong thermal paste. Yan. Tapos halatang halata. Dito may dust. Dito wala na. Nilinis na siya. Ginamitan ng liquid cleaner. Ayan. So, nilagyan na ng thermal paste. Oops. Ayan. So, natuluyan lalo siguro to. So, lagay natin dito. Tignan natin kung... anong naging issue. Ito yung mahirap kasi pag yung nilinis mo na siya,
Pag nilinis mo na kasi guys siya, yung evidence wala na. Ito yung mahirap. Kasi this is no board view, no schematic. Yan yung mga ganito. So, binura mo na yung evidence. Hindi yung mangyayari niya. Maliit na yung chance ng repair. Possible pumasok siya. At ano na. Hindi do na. Bili na ng bago. Kaya dapat hindi siya ginagalaw. Pinapakalman. Dapat hindi siya pinagagalaw. Kasi pag resistor yan, ay wala na. Paano natin kukunan siya ng value? Yan overview ng schematic nga. Oh. Salamat tayo kung may donor. Ay siyempre, bukod dun, no overview ng schematic nga, o paano natin siya itatrack? Kung alin siya dun, kung alin ang may sira. Yung ebidensya kasi, ang kagandahan kasi sa video card. Kapag yan ay pina-repair mo, hindi mo siya pinakalma, hindi mo pa siya pinaglaw sa ibang technician, at nakita na yun, halimbawa, yun yung corrosion, yun yung liquid damage matic, sa magaling na technician, doon siya magpo-focus. Alam niya na, yun na yung problem. Kasi sa mga repair po, repair ko dito, so ganun eh. Laging ganun, successful rate guys, lagi yung repair natin. Kasi nandun na eh, tinuro niya na yung ebidensya eh. Kung may sun corrosion, kung alin yung liquid damage, nandun na. So yun yung ano. Ayan. So yung mga repair ko ngayon, parang sunod-sunod na puro ano ah. Puro kinalawang. Itong puro kalawang din. So, inspection natin. Ayan, puro puro kinalawang to ah. Yan oh, pansin nyo guys, nilinis. Bakat na bakat yung ano, pagkakapunas ng paintbrush. Oh. So, parang tabingi yung kapasitor. Hindi ko alam kung nirepair to. Yung iba nga guys, malimit sa nire-repair ko. Ayun, no? Parang ano siya guys, ginalaw. Malimit guys, yung mga nire-repair ko, minsan, yung mga galing history ng repair, nilalagay nila sa microwave oven. Eh, kaya parang pinirito, sira yung mga fuse, yung mga resistor. Yan, pagkagaya nito, mapansin nyo, parang ginalaw na itong PWM. Ayan, no? Kung mapansin nyo. Pero, kung papansinin natin, yung kanya mga ano, madumi, dusty. So, kung nag-repair dito, ito, tinira to. Ayan, nagalaw na siya, guys. may repair history to, guys. Ayan, napanchicking ko pa lang. Based ating microscope inspection, so, may repair history po siya. Ayan, so, kalawangin na to. Ayan, so, may mga dumi siya. Ayan. Ayan, halata naman kasi pag repair history, ganito yung hitsura niya. Yan, yung mga ganong ano, itsura. Ayan. Or siguro kung refurbished, kasi yung mga luma, ganito itsura niya. Ayan. Hindi ko lang alam kung anong ginawa dito before. Baka isinalang sa microwave oven. Nakalinsured yung ibang ano eh, parts. Ayan, so may dito, may corroded na siya guys. Ito. Kalawang na. Kalawangin na yung tweezer ko din. Ayan. Ano kaya ang pinanlinis dito? Kasi mukhang luminis yung video card eh. Pero naiwan yung mga dumi. Ayan, nilinis siya. Ang masama. Ayun. Ito yung may liquid damage, guys. So, ito mayroon pang iniwan na kunting bakas. Ito po ay liquid damage, itong part na to. Ayan. Ito lang matindi-tindi yung problema natin dito. Ayan. So, dito yung fuse. Loaded na din. So, makang hindi natin alam kung nagtatransfer pa yung 12 volts. So, 12 volts assigned to guys. Itong ganito. 12 volts assigned to. Ayan. Excuse me. Ayan. So, ito. So, hindi ko alam kung may nawalang piyesa dito. Kasi inabutan na natin itong nagalaw na. Okay. So, ito siya. Ay, yun. Putok guys yung IC. Yun lang. So, may putok tayo dito guys na IC. Okay. This is GS9216. Ayan. So, pumutok siya guys. Oh.
So, this, kung ito ay 1.8 volts. So, nilinis nga siya kasi nabakasan na to. Yan. Tapos ito, ba't ganito itsura niya? Para siya guys, sinalang sa oven. So, hindi natin guys sigurado kasi may marking na siya. Ayan. May marking siya ng chicken. Yan. Pag nakakita kayo ng ganito, marking niya ng chicken. Kasi sa brand new guys, wala niyan. Ibig sabihin ay possible. Ayun. Na ano na siya. Na, ayan o. May marking siya ng chicken. Pag ganyang minamarkahan, malimit nagmamarka niyan yung mga service center. Ayan, so, kaching-kaching din. Pag may time, ayan. So, continuation. Ayan, so may mga damage na po siya. So, nire-repair natin, ayan. So, may mga marking siya ng ano. Ito. Tama ito, isa na to. Ayan. So, may pumutok na isa doon guys, na isa. Ayan, nilinis kasi siya eh. So, sa loob na tayo magte-test point. Kasi na-test na natin siya sa labas. Wala naman tayong issue dun. Sa loob tayo. Kasi may shorted dito. Hindi naman siya shorted. May putok na, may pumutok na MOSFET dito. Isa na to. So, wala sa labas. Function reading dun. So, dito sa mga tignan natin yung memory. Okay. Okay, buo. Buo. So, yung mga high side natin buo. Kaya lang ito, parang shorted. Ito guys ay coil. Aha. So, 5 volts siya. So, either 12 volts. 5 volts siguro siya ito. Kasi may IC dalawa. Ito yung isa. So, dito hindi shorted. Pero dito, medyo shorted siya guys. Ayan. Medyo shorted. Baka ito ay 5 volts. Kasi ito palagay ng 12 volts to para dito sa pan. So, yan. Tingnan natin yung memory, yung output ng memory. Kung shorted. Hindi naman. So, ang gagawin natin dito, ibababad muna natin yan. Pero palitan na natin yung MOSFET. Palitan na natin itong MOSFET na isa. Ito itong nasa loob. So, G is
putok kasi yung MOSFET na to. Yan. So, mayroon siyang hinang dito, guys. Kung mapapansin nyo. Ito, hinihinang to. Hindi ko alam kung may tinanggal dito ang pyesa. Madumi, oh. Matok to. Isa na to. So, GS92. So, meron tayo dito mga tawag dito. Meron tayong mga takto ba natin yan? Okay. Kaya natin to. So, ang pin 1 ay dito. So, ang reaper natin 16. So, 16 meron tayo niyan. 216. Okay. So, palitan natin siya. Puro dito yung sira ng reaper ko ngayon, ha. Sabay-sabay. Hindi pa po. So, GS216 ang mga sira ng repair natin ngayon. So, yun. Already removed. So pare-parehas ang sira ngayon, ah. Mukhang nag-usap-usap yung mga may-ari ng video card. Pare-parehas yung sira nila na GS216, GS230, GS... Ano pa ito? GS216, GS230, GS219. Yan. So, pare-parehas sila ng sira. Nag-usap-usap sila. Nag-usap-usap yung mga may-ari. Ganyan ako, guys, pag nagre-refer minsan ng video card. Na limit, ganito. Yung nagkakataon na pare-pares na sira. Gaya ngayon. Pare-pareha sila. Yan. So, napakabait ng Diyos pag ganito ang ating repair. Hindi tayo lumalayo. So, andun lang yung sira. Parehas 1 volts. Halimbawa, ganun. 1 volts lang. So, napakabait talaga. Napakabait ng Diyos. Nagbigay sa atin ng sira ng mga issues. Pare-parehas. GS19. So, dito tayo. Ano ba ito? Mas 216 pala ito. GS219 tayo. Ito. Ano ba ito? GS230. GS230 din. 216. Itong isa. Ito. GS219. So, wala pang bawas. Brand new.
Medyo mahal lang ito, guys. Kasi this is 802. Yan. Basta may stocks ako nakakapurat. Medyo mahal ang bili natin, guys, sa mga ganun. Kasi mas ano siya eh. Mas mahal. Kaya kunti lang ang nabibili. Pagka mahal ang piyesa. So, ito. Baka ito yung na-repair na nga ng iba. Tapos, papalitan natin ay ganun pa rin. Mapuputok lang yung IC. Hindi. Kasi mukhang na-repair na. Oh. Bangas na kasi itong ano, eh, coil. So, hindi natin alam. Subukan natin yung ating magagawa. Babaan lang natin. 50 lang ang air. Okay. So may ka-resistor dito, ingat lang na konti. Resistor tayong mukhang matatanggal. Click natin daw. Okay. Saan na yung aking pang ano dito? Wala na. Itapon ko na yata. So, yun dito. Saan na ba yun? Ito. Para siyang shorted. Okay, this coil na ito ay para siyang shorted. So, baka shorted din tong isa na to. Real tick to eh. So, testingin natin ulit. Kung shorted pa rin.
Kasi baka itong coil na to ay connected dito sa pinalta natin. Ayan, so nag-change siya, guys. So ibig sabihin nag-shorted talaga yung ayan, itong coil na ito ay connected dito sa BIN ito. 5 volts yan, guys. Nag-shorted dito. Kaya nagputok itong IC na to na dito. Dahil ayun, dahil madumi. So ang gagawin natin dito, guys, ay atin muna itong ibababad for ultrasonic cleaning. Ayan. Sisusure muna natin yan na malinis. Kasi ito, hindi natin siya pwedeng, hindi natin ito pwedeng galawin. Agad-agad o isalpak dahil kapalit natin. Pisa, hindi ganon. So masisira po siya agad kasi, guys. Dahil may issue po yung kanyang mga parts. Liquid damage po kasi siya. Ayan. Tapos ginalaw pa nung ano, hindi natin alam kung saan galing ito. Kung sa technician, ano-ano. So, yan o. Pinagparahugas-hugasan po ito. Yan. Tapos mapansin nyo yan dito, ay napakarumi na ito. So, nagkakaroon po siya ng cost na short circuit. Yan. So, mukhang okay naman yung mga MOS, ano niya, BRM, mga BRAM, memory natin. Yan, so mukha namang hindi, wala namang dust sa ilalim. So ibababad lang natin po para natin siya maayos. Yan, bago natin siya i-plug. Yan, okay na yan, napalitan natin. Wala na yung shorted ng 5 volts dito kasi may shorted sa dulo. Gawa siguro nito dahil ito yung supply nun ng BIN. Yan, so ibabad lang natin. So guys, so update ko kayo a few minutes. Yan guys, so ito na yung na-repair natin kahapon. So, ngayon ay October, November 4 na. So, tatisingin natin siya kung gumagana. Okay. So, let's power on. So, hindi pa rin siya, guys, umiinit. So, not heat up. Wala siyang init. Tatisingin po natin siya. Voltage. Voltage checking. Hindi siya umiinit. So, meron dito 11 volts. So, dito sa external, 11 volts. So, ito ano to? 3.3. This is a 3.3 volts. What's that? Ito yung shorted before. So, 5 volts pala siya, guys. Yung dito sa dulo. So, ito ay ano, voltage. Hindi na init. Ah, wala. So, ibig sabihin, 1 volt saka 1.8 is dead. So, wala po siyang output. Ayan. So, ito yung pumutok na IC. Ito yung isa na to. So, tingnan natin. Tingnan natin. So, i-check natin siya, guys, kung alin yung 1.8 kasi dead siya parehas. Ayan. So, ang gagawin natin. Para makita natin yung ito yung pinalitan natin itong 1 volts. Ito yung pumutok. Itong 1 volts na to na IC. So, ngayon, titestirin natin. Ito yung 1 volts bagang. Ito yung pumutok na IC pala. Isa na to. Ngayon, para malaman natin kung alin yung 1.8 sa dalawa. Yan. Titestirin natin kung alin may mataas na reading. Siya yung medyo shorted tong isa. Mababa. Hindi naman siya fully shorted. 0.0189. So, yung kabila. Okay, mas mataas. Ibig sabihin, 1.8 itong kabila. So, either either sira ito 1.8 volts sa IC. Ayan. So, si ano siya, wala siyang function. Ayan. So, tingnan natin. Hindi ko sigurado kung ang enable IC nito ay konektado dito sa 1.5 volts na to. Kasi nag-shorted dito eh. Tingnan natin, guys, kung ano, kung mayroon siyang supply. So, gamitan natin siya ng microscope. So, tingnan natin kung kumpleto. So, ito yon. So, wala tayong 1.8. So, ano na kakapain natin, guys? Nasa dulo lang yon eh. Hindi ko alam. Wala tayong schematic na ito. Pero kailangan natin siya subukan, alamin kung alin yung issue niya. So, did yung 1.8 volts. So, pagka ano,
Subukan natin palitan yung 1.8 volts. Pero as of now, buhayin natin mag ano ko. Tester. Yeah. So, tester natin itong nasa dulo lang yun eh. Alam ko. May na-refer kasi ako sa MSI. Pero ito kasi no, schematic. Okay, this is 0.8. And this is 10 volts. Sa dulo lang yun, guys. And this is 3.3. And this is yan. So, wala siyang output. Yan. Itong kabila, wala. Pero meron siyang 5 volts. Ito yung 11. Ito yung 5 volts. So, may present siya. Yan, 2.4. 5 volts. So, hindi natin alam kung anong reading nito. Ito, 10 volts. So, ito yung sa kabila, wala. Wala ito. At saka, ito yata. Ah, meron pala to. Ito. So, meron din. So, itong isa wala. Ah, possible ground to kasi hindi ito mawawala ng ground. Ah, so, okay ito. Lahat ay may voltage. 10 volts. Ito, 2.4. Ito, 5 volts. Ito, 0.8. So, ibig sabihin, walang issues dito. Yan. So, ibig sabihin, ito sigurong pin 1 yung papunta dun sa enable nung 1.8 yung dito. Ayan. So, itong isa na ito. Ano ba ito? Yan. Pero, ano to? Ito yung pumutok, guys, sa pinalitan natin. So, ngayon, ang issue natin dito. So, sa mga gantong IC, pin number 2 yata ang enable. So, tingnan natin kung may input. So, wala siya, guys, input. Pin number 3. Wala din. So, wala. So, wala siyang input. Yan. Hindi ko lang alam kung saan. Ito, ano ba ito? Wala din siya. Hindi ko lang alam kung saan ang ano na ito. Pero may ano naman siya input. At 11 volts. Dapat kasi ito yung output. Pero wala siyang 1.8 volts. Hindi naman din siya shorted. Ayan. So, may corroded dito. Ayun, natanggal. So, I'm not sure kung ito ay. Pero wala naman tong voltage, guys. Pero dito rin naman siya eh. So, importante ito. Subukan natin ito baka ano 11 volts dito. Dito 11 volts din. Natanggal itong isa. Walang 1.8 eh. Ano ba itong? So, wala. So, wala siya. So, palitan natin siya. Yung 1.8 volts IC. Ang dalawang IC. Nilinis kasi ito. Pero hindi naman siya shorted. Subukan natin kung magkakaroon siya ng output. Kasi dead yung ating 1.8. Dapat present siya eh. Dapat tayo mapalabas natin yung 1.8. So, subukan muna natin siyang palitan. Okay. Balitan natin yung isa na yan. Sinisip po na naman ako. So, kuha ulit tayo ng IC na 16. Ano bang IC yun? Yung kahapon. Wait lang.
19. 219. Ah, ito siya. Wow, man tayo. Mahal-mahal pa naman itong icing na ito. In case na sira siya, guys. Medyo mahal yung icing ganito. Naku, mga pamamahal yung may-ari nito. Bihira lang kasi itong icing na to eh. Hindi ako makabili ng marami kasi nga medyo mahal. Kaya, yan. Okay, sorry, walang microscope. Palitan natin siya ito. Kasi bulsira. Yan. So, ito. Isa ay natanggal na. Walang connection yung isa. So, pero I think gagana siya kahit walang connection yung kabila. Nag-crack na to. Papalitan na lang natin yun. 1.8 volts siya. Okay, sinisip po na naman. So, tingnan nga natin ito kung nakakabit. Ay, nakakabit naman pala. Ibig sabihin, wala siyang effect. Wala siyang effect dito sa kabila. Ano to? Isa na to. Tingnan natin to. Pero sa memory lang to eh. So wala. Palitan natin tong IC. So, baka na-damage ito pag putok ng isa. Okay. Tanggalin natin yung blocks para hindi lumutang ang kanyang. Lagyan natin ng dumel shoulder.
So, dito yung pin 1. Din lang natin. Subukan natin nang wala yung capacitor. Kung mabubuhay. Pero I think mabubuhay siya. Oops, may katabi. Tanggalin natin ito, may katabi siya. Okay. So, ilagay na natin yung capacitor. May papunta siya sa ano eh. Possible sa sense ito. Kasi, kailangan may feedback ito eh. So, capacitor na lalagay natin. Kukuha tayo sa 1.8 volts. So, kukuha lang tayo sa ibang donor. 1.8 volts donor. Sa 1660 rin siya kukunin. Okay. This is, ayan. Available tayo. Ayan. So, usapang same ba ng value o hindi? Parehas po yan. Okay. So, pin 1, kung mapapansinin mo siya, so, ito siya. Kung mapapansin nyo, so, sa likod lang ng pin 1, mapabaliktad, clock twice naman siya. So, dito sa pin 1, clock twice, nasa na yun?
Ayan. So, pin 1 clock twice. Ayan siya. So, yung ginamit ay resistor. Ayan. So, kukunin natin ay hindi yung malaki. Yung maliit lang. Okay. Masyadong malaki yung isa. So, hindi yun. Ah, ano ba tinanggal natin? Alam ko maliit lang to. Maliit lang yung tinanggal ko. Ito siya kukunin natin. Ito siya. Ayan. Pwede yan, guys. Pares lang yung guys ng value, ha. So, baka tanong ninyo ibang value. So, hindi ko alam ang pangalan ng value. Pero pares lang yan, guys. Maniwala kayo't hindi. Yan, wala mag- hindi magka-apekto. So, matagal na tayo nagre-repair, guys, ng mga ganyan. Yan. Kaya, ang output nito, guys, sa mga ganito. Nasa, ano yan. Ang output nito is, yan, for your information, ang output niya is 1.8 volts, okay? Yan, kaya, don't worry, gagana po yan. Okay. So, pitted na siya. Mainit pa ba? So, mainit pa na kaunti. So, pa, lamigin ko lang. So, the two pieces, yung pinalitan, saka yung isa. Ayan. Hindi na masyado mainit yung electrolytic. Sana gumana. Okay. So, let's see what happened. So, pag hindi gumana, so, ano lang naman yan eh. In case na hindi gumana, so, magmamapping tayo. Kaya, hindi ka lang, hindi ko alam kung ano yung enable gauge niya kasi walang supply yung enable. So, maghahanap tayo pag ganito. So, we need to try. First, before... Oh, uminit siya, guys. Yan, warning. Power off. Okay, uminit siya. So, ibig sabihin, the problem is solved. Okay? Yeah, so minit na siya. So two pieces din naman ang IC. Okay. Sagutin mo nga, pasagot. Okay, mainit na siya. So, let's see. Huwag di-display. Detected ba or not? Try natin. O natin yung isa. Pero mainit na siya eh. Yan, pero wala pa siyang display, guys. Ah, not detected. Okay, power off. Bali nag-display, guys, dito. Dito siya nag-display sa onboard. Ibig sabihin, hindi na gano. Ayan, ayusin natin itong mga saksak. Baka, kasi umiinit na yung GPU chip niya, guys. So, baka possible. Ayan, pagkakasaksak lang. Ayan. Then, or yung ating BIOS firmware. Kasi this is a 1.8 volts dead. So, check natin yung firmware niya kung naapektuhan. Kasi 1.8 volts ang dadaan sa ating BIOS firmware. Okay. So, tingnan natin. So, let's try again. Kung gagana na siya. Okay? So, mga 3 times. So, power on again. So, let's see. Ayan. So, gumana na siya, guys. Ah, na-display na. Oh, as you can see. So, yeah, ganun lang siya. So, yung ating BIOS lag ay nagkaroon ng problem kasi dead yung ating 1.8 volts. Para siyang na-drain. Na-drain yung power. Nung ibubuhayin siya ngayon, ibig sabihin, either blackout siya. So, ngayon, antarayan natin mag-run uli yung ating BIOS firmware. Second attempt. Kasi umiinit naman yung GPU chip.
bago tayo mag-proceed sa next step. Kasi next step na natin yan is data lines, then BIOS, PEX reset. Yan ang next day, ano natin eh. So as you can see, so nag-display na po siya. Ayan. Bali, lalagyan na lang po natin ito ng thermal pad. Okay? Tapos, stress test na po. So yan na lang po. Okay na po siya, guys. So, yung ating pinalitang piyesa ay medyo mataas kasi ano, pero yun ang sira eh. Wala tayong magagawa. Kasi itong excuse me. Yan. Kasi ang ang problem kasi nito, itong nire-repair natin na video card is sinubukan niya tang linisin nung may-ari kasi may mga ano diyan, guhit-guhit na parang ginalaw siya. That's yung DIY. So, nilinis po kasi siya. Tapos, mukha na rin siyang nilagay sa ano, sa oven. Sakit ng likod ko. So, wait lang guys, ang sakit ng aking batok. So, mainit ang panahon ngayon. So, sana naman ay hindi tayo may stroke. Sakit, batok ko. Ayan. Sakit ng batok ah. Para ako naliliyo guys. Tapos nag-LBM pa ako. Ayan. So, ayan guys. Update ko lang yung customer din. Pa-approve natin yung thermal pad. Kasi ang ginamit na thermal pad dito ay medyo makapal din kasi memory tapos MOSFET. Okay? So, update ko kaya a few minutes for a stress test. Ayan guys, ito na yung ating update. So, bali ito yung sira na piyasa. Dalawang piraso yung tinamaan sa kanya. Ayan, as you can see. Tapos ito yung mga ibang pinalitan natin sa ibang mga video card na repair. Ayan, so, yung tinamaan ay dalawang piraso. Yung one, putok yung ating 1 volt. Then, shorted yung supply galing sa 5 volts sa 5 volts. Tapos ngayon, nung nire-replace natin, then ultrasonic cleaning, tinesting natin, wala pa rin siyang display. Then nung, yun, dead pala yung 1.8 volts, dead din siya. So, pinalitan natin ang IC. Ayan, nung pinalitan natin ang IC yung 1.8 volts, so gumana na siya. So, ito na siya guys, running na po siya ng stress test, as you can see. Yan, via Hebench benchmarking. Ayan, as you can see. Ayan, so, ang EPS natin guys, ang naririto, ang nare-reading na EPS natin is 2 digits lang siya. Kasi this is 1660 Super 6GB. Ayan, ang EPS guys dito is 85, 86, ganyan. Yung ating ano dito guys, nare-reading sa at stress test natin sa GPU clock is 1530, memory clock is 1750. Tapos GPU temperature po natin ay mababa lang po sa DC sa 61 degrees Celsius. Yan, yung 50% lang yung speed nating sa fan. Yan, again, yung ating nire-repair is DC sa Galax 1660 Super TU116 na po yung kanyang GPU. Latest version na po siya. Yan, yung ating GPU chip. So, ayan yung kaganda-gandahan nito kasi medyo latest version na po siya. Yan, as you can see. Oh, sorry. Ayan, so latest version na yung ating GPU chip niya. Then, supported na po yung ray tracing. Supported na yung ray tracing. Kompleto na lahat ng nasa ano, baba. Technologies, Vulkan, ray tracing, P6, OpenGL 4.3, TRX, yan. Kasi latest version naman yung GPU chip niya. TU116 na po. Yan, latest na. Saka, yung memory natin ay DDR6 na po. Hynix, 192-bit, 6GB. Ayan. Ayan, yun yung ano niya. So, ang graphics dito, ang pinaka ano niya, ang nare-reading dito is 2,100. Yan, megahertz. Then, memory is 7,000. Yun yung nakalagay dito sa 4 mark. Pero pag nandito sa tick power up, ang nakalagay lang dito is 1,530. Then, 1,750. Then, yung boost niya ay 1,785. So, yun lang yung kayang kapasidad. So, siguro depende pag running na yung stress test. Ayun, tumataas yung EPS niya. Umabot ng 235. So, depende pala yung running ng EPS. So, bawat cycle kasi ng graphics yan, lalo na sa 3D kasi this is a 3D rendering. So naka ano ito guys, extreme testing, naka poly extreme. Yan, 8 times.
yung kanyang thrusting. So yan, yung gumaanong EPS is mataas naman, 3 digits, umabot pala ng 3 digits. So starting talaga ganun. So yan siya. So, baba lang temperature niya, guys. So bagong palit na rin ito ng thermal pad. Ayan, pinalitan na rin natin siya. Kasi nga, madumi na rin yung mga thermal pad niya. Ito guys, ay medyo nagmahal-mahal lang ang cost nito. Nito ang repair cost. Kasi pina-repair na daw pala sa technician nga. According sa customer, pinalinis na daw. Ayun yung naging cost nito. Ayan, cost. Naging cost niya. Tapos pumutok yung IC. Yung 1 volt sa IC. Tapos nag-shortage yung 5 volt. Tinamaan pa yung 1.8 volts. So, double-double. Triple-triple yung tama. Ayan, buti. Yung IC guys nito ay mahal. Yung nakakabit na IC kasi. Pang latest version is nasa 800 plus yung IC, ay 2 pieces yon. So yun ang masakit-sakit sa bulsa. Aminado naman yung ating customer na pina-repair nga niya sa iba, yun ang sabi niya. Kaya pala sa unang video natin, meron siyang mga parang putik na pinint brush, tapos bakat pa. So yun yung double-double, double dead ang tawag. So ganyan pag may repair history, mataas yung repair cost, lalo't pag na-repair siya ng mare-repair na gaganyan, success repair. Yan yung mga sakit. Yan. Kaya pag video card repair talaga, hanap din kayo ng repair na talagang marunong, yung talagang hindi ka na magpapasikin option pa sa ibang technician at mare-repair na may mataas na cost. Kaganyan, may mataas na cost. So, yan na. So, amirado naman. Sa bagay, medyo mahal-mahal din kasi ito guys, 1660. Nabibili din kasi ito is na 6,000 and second hand. So, ang bintahan kasi niya nasa 6,000. Legit store guys ha. Huwag tayo bibili ng Facebook o online Shopee. Hindi ko yun na-recommend. So, sertihan lang yon. Pag nasira, wala na. Kasi, sa 500 pieces na donated video card dito sa akin is halos 90% is na loko. Yan, sa online-online na yan. Yan, nasilang pa ang online. Yan. Sa physical store kasi, the best, may warranty. Tapos, pwede mo siyang ibalik, papalitan. Yun yung kaibahan sa physical store. Ayan, so ito guys, ang score niya dito, ang EPS is 116, din ang score niya is 2,992. Minimum EPS is 31, and maximum EPS is 279. So yan yung nilabas niyang EPS. So ayan guys, okay na siya. Sunod video ko naman to send natin sa customer. Ayan, so success na. Gumagana na. Walang failure tayo guys na nakita. Wala akong nakitang another etc. failure. Yan. Successful din na naman yung repair natin. So, nabibilang na naman sa successful rate. So, ayan guys. Ang ating repair. So, natapos natin ay kahapon yan ni-repair. So, ngayon ay November. Tawag dito. November 4 ngayon. Yan. So, kahapon natin yan ni-repair. Hindi natapos kahapon. Gawa na may mga ni-repair din ako. Ayan. So, ito yung continuation ng video update sa kanyang stress test. Ayan guys, okay na po siya yung ating na-repair. Sana ay may natutunan kayo at sana ay makatulong kahit pa paano. So, sa mga nagko-collect ng knowledge about sa video card repair, ayan, isama nyo. Kolektahan nyo lang yung mga information, mga tips and techniques. Ayan, kung gusto nyo matuto sa video card repair. Okay? So, sa lahat ng mga bago sa Salta sa aking YouTube channel, sa lahat ng nanonood, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and comment. Pakishare na din po sa ating mga kababayang Pilipino. Yan. And sa iba pang mga lahi. Okay? So, yan guys ang ating update sa video card repair. So, hanggang sa muli. See you on the next repair. Bye for now.